Magandang araw po sa inyong lahat mga kababsi at sa lahat ng sulok ng mundo. Today ay taos puso namin ipakaloob sa inyo ang pinakamasarap na luto na may mainit na sabaw. Ito ang Pinoy style whole native chicken tinula o tawag sa Bisaya na tinubuok na tinulong Bisayang manok. Tara na at samahan niyo ko sa paghanda. Oops, bago pa natin umpisahan, trivia muna tayo mga kababsi. Alam niyo ba na ang ating mga hinandang sangkap ay may malaking benepisyo sa ating kalusugan? Ito'y ating tunghayan. Ang luya ay nagtataglay ng substance na kung tawagin ay gingerol na may taglay na powerful medicinal properties. May benepisyo din itong taglay na tumutulong sa kalusugan ng tao. Pampababa ng kolesterol at pampababa ng blood pressure, gamot sa muscle at menstrual pain. Ito din ay nakakatulong para maibsan ang pamamaga at pananakit ng muscle. Nakakatulong din ito sa may osteoarthritis. Ito din ay may powerful anti-diabetic properties. Na-improve din ng luya ang brain function at pinoprotektahan ito laban sa Alzheimer's disease. Ito din ay tinatawag na halamang gamot dahil epektibo itong gamot sa nausea o pagduduwal gaya ng morning sickness sa mga buntis. Ang sibuyas naman ay may antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito ay nakakatulong labanan ang free radicals sa pamamagitan ng pagdili ng oxidative na pinsala na maaaring mangyari sa cells at tissue ng katawan. Ito din ay may benepisyong taglay na tumutulong sa kalusugan ng tao, pampalakas ng immune system, pampatibay ng buto, at nakakatulong sa pagpaganda ng balat at buhok. Ito din ay nakakaiwas sa sakit sa puso at stroke, panlaban sa cancer, at nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang sibuyas dahuna naman ay ginamit ng mga ito sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot dahil sa kanyang medicinal properties. Ito ay may mataas na nilalaman ng vitamin C na tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang mga impeksyon. Ito din ay mayaman sa mahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium na may mahalagang papel sa pamanatili na malusog ng antas ng presyon ng dugo. Ang atsal ay may mataas na antioxidants content, protection laban sa sakit sa puso at cancer. Nagtataglay nito ng vitamin C, vitamin E at beta-carotene na mabuti sa mata at balat. Mabuti sa kalusugan ng puso at kinokontrol ito ang diabetes laban sa cancer. Mayaman din ito sa vitamin K na tumutulong sa pagkontrol ng pagdurugo at sa pagpapanatili ng matibay na buto. Ito din ay tumutulong sa pag-iwas ng osteoporosis at arthritis. Naglalaman din ito ng folate na kailangan para sa ating utak at nervous system. Ito din ay tumutulong sa paggawa ng red blood cells at DNA. At nakakatulong din ito sa pagbawas ng panganib ng neural tube defect sa mga sanggol. Ang bawang naman ay may medicinal properties, nakakatulong pagbaba ng cholesterol level at panlaban sa sakit gaya ng sipon at trangkaso. Ito din ay may benepisyong taglay na nakakatulong sa kalusugan ng tao, nakakapagpalakas ng immune system, sagana din ito sa vitamina B6 at vitamina C, mabisang panlaban sa high blood pressure. Nakakatulong din ito para maiwasan ang Alzheimer's disease at dementia. Mabisa din itong pang-detoxify, nakapagpaganda ng buhok at balat, at makakaiwas sa sakit sa puso. Ang chilling spata ay mayaman sa vitamin C. Ito din ay nagpabilis ng ating metabolismo. Ang tanglad naman ay isang halamang gamot na may maraming benepisyo sa kalusugan. Ito din ay mayaman sa vitamina at minerals na naglalaman ng vitamina A, C, B1, B2, B5, B6, folate, potassium, manganese, calcium, iron at magnesium. Ang papaya ay isa sa mga pinakamadaling makitang prutas sa buong mundo. Ito ay mayaman sa vitamina, minerals, antioxidants, potassium, fiber at beta-carotene. May benepisyo din itong taglay na nakakatulong sa kalusugan ng tao. Nakakatulong sa pag-iwas ng macular degeneration, isang condition na nakakapikto sa mata, lalo na sa sentro ng retina na tinatawag na macula. Nakakatulong din ito sa pag-iwas sa asma. Ito din ay nakakatulong sa pag-iwas ng kanser, nakakatulong sa kalusugan ng buto, nakakabuti sa may sakit na diabetes, nakakatulong sa digestion, nakakatulong sa sakit sa puso, at nakakatulong para labanan ng inflammation. Sa mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel po namin, please subscribe na po kayo. Simple lang po ang gagawin nyo. Pindutin lang po ang subscription below and hit the notification bell para updated po kayo sa mga video namin pinalabas. And don't forget to like, share at mag-comments po kayo. Maraming salamat po. Ito na po ang mga hinandang sangkap at umpisahan na natin sa pag-introduce. Chicken cubes at seasoning powder, lison ng paminta at dahong laurel, asin at black pepper, luya, sibuyas dahunan, atsal, sibuyas, papaya, sili spada, bawang,
tanglad at tinibook ng manok. Mga kababsi, ito na po ang ating mga nandang sangkap na pwede na nating lutuin. Tara na at sabayan niyo ko sa pagluluto. Ito ang mga handang sangkap na ating gagamitin sa pagtimpla ng ating tinubok na bisayang manok. Ipasok natin pa isa't isa ang ating mga gulay sangkap at pampalasang sangkap sa ating tinubok na bisayang manok. Ito ay nagbibigay aroma, lasa at malinamnam sa buong parte at loob ng manok. Sundin niyo itong processing ito para mas lalong sumarap at mapawawa ka din sa sarap sa tuwing maluto ito. Sa mga subscribers mo namin, taos puso namin magpasalamat sa inyong kagandahang loob sa pag-subscribe sa YouTube channel po namin. Ganun pa man, please continue to watch para updated po kayo sa mga video namin pinalabas. And don't forget to like, share at mag-comments po kayo. Ang papatuloy niyo papanood sa mga video po namin ay malaking tulong na po sa YouTube channel po namin. Ito po si Babsi TV nagsasabi sa inyong maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel po namin, please subscribe na po kayo. Simple lang po ang gagawin nyo. Pindutin lang po ang subscription below and hit the notification bell para updated po kayo sa mga video namin pinalabas. And don't forget to like, share at mag-comments po kayo. Ito po si Babsi TV nagsasabi sa inyong maraming salamat po sa inyong lahat. At pagkatapos, maghanda po tayo ng kalan o pressure cooker. Ito ay gagamitin natin para sa pagpapalambot ng ating tinubuok ng bisayang manok or native chicken. At ngayon, ilagay na natin sa loob ang ating tinubuok ng bisayang manok. Paalaala lang po mga kababsi na ang ating gagamitin ng kalan o pressure cooker ay kasya-kasya lang po sa laki ng ating bisayang manok o native chicken. At ngayon, maglagay tayo ng tubig sa pressure cooker at umpisahan na natin sa pagpalambot. At takpan natin ito para palambutin ng ilang minuto. At pagkatapos makuha natin ang tamang sitting temperature sa pagpalambot ng ating bisayang manok, i-check naman natin ang buong parte ng manok kung taba na ba ang pagkalambot nito. At ngayon, malambot na ang ating tinubok ng bisayang manok o native chicken, ilagay na natin ang ating mga natirang sangkap tulad ng papaya, atsal, sibuyas, luya, tanglad, sili espada, at sibuyas daunan. At pagkatapos nito, ilagay na natin ang ating pampalasang sangkap tulad ng black pepper at asin, dahong laurel, liso ng paminta, at chicken cubes. Sugkayin itong mabuti para magbalance ang aroma at lasa nito. At ngayon, takpan natin itong uli at pakuluan ng ilang minuto. Mga kababsi, luto na po ang ating tinubok na tinulang bisayang manok na pinakamasarap kainin at ihigop sa mainit na sabaw. Ito ang recipe ni Idol Babsi na patok sa panlasa nating lahat at mapawag ka sa sarap. Hainin na natin ito at pwede na natin itong iserve. Ito na po ang ating pinakamasarap at masasyadong ulam na authentic recipe ni Idol Babsi, ang whole native chicken tinula. O ano hinihintay nyo? I-try na natin tikman ang pinakamasarap na luto ni Idol Babsi. Tara na at tikiman na! Tikiman na mga Kababsi TV Vlog. Tingnan natin kung malambot na ba yung chicken. Wow! Lambot! Grabe, oh. Lambot? Ang lambot. Yeah. Sa native chicken. Wow. Mm. Tamang-tama sa timpla. Grabe, ang sarap. Try ko no. Grabe. Sa may ano. Mm. Diyan sa ano? Mm.
sa body niya. Sa body. Grabe, lambot po. Wow. Kalambot. Grabe. Ako ka na. Grabe mga kabab si TV. Grabe. Patikim. Patikim si Bob si TV. Ano? Grabe, lambot oh. Mga kababsi oh. Sakto-sakto sa timpla. Napakasarap ng itib na chicken po. Grabe po ang itib chicken. Grabe. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po kami.